Yung farm sir, ito na rin. Ah, nursery pa lang po ito. Yung farm. Yung farm po nila andun po sa bundok po. Pero meron din po silang farm dito. Yung nursery, yung farm ko yan. Nasa 50 hectares po. 50 ato. Hectares. Wow. Nakakao. Sus. Ito po yung example ng kakao po namin. BR25 po, isa po sa mga recommended variety na BR25 po, na malakas mamunga po. And hello, welcome po muli sa panibago nating vlog. Andito tayo ngayon sa Barangay Jaat, Maria Aurora. Dito sa Fabros Integrated Farm, kung saan, eto, mayroon silang processing ng kakao dito. Yung kakao nila dito ay napakalawak yung kanilang farm. Nasa 50 hectares sa bundok yung source ng ginagawa nilang mga chocolate dito sa kanilang pwesto dito. So, andito yung orientation kanina nung kami ay dumating. Pero bago yon, ito, pinatikman muna nila kami ng kanilang chocolate. Maliban dyan, yung mga nakikita nyo dito ng mga lampshade ay gawa sa cacao leaves. Yan. Fossilized cacao leaves. Ito yung orientation namin kanina bago kami pumunta sa kanilang nursery. Good afternoon po mga vloggers ko. Thank you po sa pagbisita niyo dito sa amin sa FIFTA or Fabros Integrated Farm Training and Assessment Center. Una po, ito po ay pagmamayari nila Ma'am Sally Fabros po. Una, nag-start po sila sa company as sa cacao. Sa cacao po sila nag-start. Then, sumunod po yung cafe. Tayo na rin po sila ng cafe, then after cafe po, naisipan na rin po nila na magtayo ng training center. Ito po training center, dalawa po ito. Isa po dito at isa po doon sa Kaputikan. Doon po sa Kaputikan, may training center din po doon, and pwede pong magpunta rin ang mga tourist para maramdaman yung ma-feel po yung talaga yung magpakain ng mga kalabaw, may mga kalabaw po doon, and meron din pong mga tilapia na pwede ka maminwit doon, and pwede ka rin mamulot ng mga chicken po, mga free range na mamulot ng egg ng chicken, mga free range po na chicken. And then dito naman po sa parting ito, dito po sa likod, dito po ang meron po, dyan po matatagpuan ang nursery, dyan po, dito po namin yung mga seedlings ng cacao, dyan nyo po makikita. And pwede rin po kayong mag-pick ng mga cacao kung gusto nyo po pumunta dito. And then, doon po, meron po kaming ongoing na pinapatayo na guest house at saka resort. At pupunta din po natin yon, tingnan din po natin. Then, soon po, magbubukas na rin po yon. And then, dito naman po ang aming cafe. Pwede po. Mamaya po, magde-demo po ako kung paano mag-impla ng tableya po. And then, magpapakita lang din po ako ng demo kung paano gumawa ng dark chocolate po. Ganyan na lang po. Try nyo rin po, mag-harvest din po kayo. Basta yung i-harvest, sir. Ayan po. Yung ganito po yung kulay. Sige po, dalahin nyo. Itong red, hindi pa pwede. Hindi pa po pwede. Kung pag ganito po, kulay green pa. Kasi yung common sa amin, yung dilaw. Aba, nagdidilaw din po ito. Ayan. Ayan po. Parang ganito po. Ito po, maganda po. Ayan. Alright, mga kabos. Ito nga sa pag binhian ko nga, doon sa bukid ko din. Ayan po. Yeah. Pwede na i-binyin. Yeah. Pwede na po ito. Nakahingi ako ng remembrance na gagawin kong binhi. Pansarili. Jaguar na kakao. Oo. Wala pong, gagawa na pong may white chocolate. Ayun yung mahal na chocolate. Ano? Jaguar po. Jaguar, ang tawag po nila dito sa Pilipinas is durian cacao. Mm-hmm. So yan naman po ang durian cacao, mga kabongs. Malapad ano? White chocolate. Parang durian na po siya. Pero yan po ang pinakamasarap na chocolate po.
Yes. Wow. Anong kulay nun, ma'am, pag na... White chocolate. White din. Ito, ito po yung example ng grafted na cacao. Hindi, puro grafted sa rin ginagamit niya, hindi mga seedlings. Ano po pagka sinabing grafted? Ang grafted, ay, ito po, dinudugsungan po. Kasi po, pag dinugsungan po natin ito, mas madami yung bunga niya. And may iwasan po natin yung paglaki. Kasi po, pag cacao, lalaki lang siya ng lalaki. Pero pag grafted po, mas... Hindi po na, hindi siya lalaki. Yan. Pwede po, ibang variety po. Yung mga magagandang variety po tulad ng W10, UF18, yung aming mga idinudugsong po. Para yan, kahit po yung pang, medyo pangit na variety yung opo, nasa... Kahit mga Brazilian lang po or mga common lang po na kakao yung seedlings po. Opo, yung rootstock po. Mahihilig yung mga tatay namin dyan. Gawin niya. Rusuha ito, gagawin rootstock ng kanilang mga orange para mas matibay. Sa bagyo. Sabi, mga kanabal, yung UF18 po, karaniwan po kasi, ang cacao, namumunga siya is 3 years. 3 years, yan. From seeds yun, sir. W10 po or UF18, ang pinakamaaga po is 18 months. 18 namumunga na po siya. Namumunga na. Kaya lang po, kailangan din, pag namunga na po siya na marami, kailangan alisin po yung mga ibang bunga. Kasi marami po mamunga ay hindi kaya pang supplyan nung puno. Katawan. Wow! Ganda nito pag natapos. Oo. Lalim na. Ano to? Pool, ma'am? O... Pero malalim na. Lalim, 10 feet. Ayan po. Hindi pwede, hindi marunong maglangoy dito. Swimming pool po. Swimming pool. Doon po sa ilalim, plano po namin magpagawa ng bar po doon. Bar? Aba, opo. Tapos, yung tubig po umaagos dyan sa taas po. Mm. Ang pagbibitak po ng kakao, wala. Ito po, yung bitak, ipinapalo po ito, ipinapalo lang po. Hindi po ito hinihiwa ng itak or kutsilyo po. Kasi po, masisira or matadamage yung kanyang buto po. Ayan po. Yan. Tikman na natin. Pwede nyo pong tikman. Mo na po yan. Masarap po siya. Manamis na miss. Natikman na. Ano po ito? Malmolin o? Minamolmol mo. Hindi po siya toklapin. Ayan po. Try nyo rin po. Super food po ang tawag po nila dito. Pwede nyo pong tikman. Ito po mas masus, mas maraming, mas masustansya kaysa sa dark chocolate kasi hindi pa siya, and less processed pa po siya. Ano to? Matamis o mano? Parang nat na lang po siya, natty po siya. And yung sa mga may diabetes po, ito rin po yung mga food nila. Diabetes, vegan, at saka yung mga nagki-keto diet po. Diabetes ako ah. Ano po? 3 lang po. 2 to 3 days? Opo. Yan. Binibilat na po namin dito. So kailangan po nakakuan. Opo. Ito po, green. Ano nga yung tawag dyan? Ito po yung special na plastic. Masisira din po or makan. Pag matagal naman po. Kunwari, opo. Lalo na po yung moisture po. May minimaintain din po kasi kaming moisture content ng buto. After po na fermented and na dry, pag gusto mo na pong gumawa ng fresh na chocolate, kaya mas maganda po fresh na chocolate, iro-roast na po namin dito. And then, ang pag-roast na po namin ay madalian lang. And since itong oven natin is convention, mas madali pong ma-roast yung aming cacao beans po. Ito po yung machine na ginagamit po namin sa paggawa ng chocolate. Ang tawag po dito ay melanger or refiner. After mo pong nagawa ng nibs, pwede mo pa rin po munang ipagiling bago ilagay dito sa melanger. At pag nailagay mo na dito, dun na makakagawa po ng chocolate. I-refine niya po, ibig sabihin papipiluhin niya po. Hulaan niyo po kung si kung gaano katagal gumawa ng isang dark chocolate po. 1 year. Sobra. 24 hours, 2 days, 3 days. 30 minutes. 30 minutes. 2 hours. Ayan po, ang perfect. Pag sa standard po, ang pinaka-correct answer po is, ay yung sa standard po, yung iba, ang ginagawa po nila is 2 days po, 48 hours. Pero kami po, minsan po, less than, nasa, kwan lang po, nasa 12 to 20 hours lang po. Ganun lang po yung pan. Para maging pinong-pino siya, na pag kinain mo is, hindi mo na siya
mararamdaman yung bubuo na buha-buhangin. Ayan po. So, ito po yung Melanger. Ito po ay pure tableya lang po. Ah, tableya. Pure 100% kalam po yan, kakao po yan. Ngayon po, gagawa po tayo ng dark chocolate. Ilan po sa tingin nyo ang ingredients ng dark chocolate? Two. Isa lang, kakao lang. Kakao, gatas. Tama po si Kuya at dalawa po. Sugar lang po at saka kakao. Meron po ang kakao po, ililiwanagin ko lang po, ang kakao po ay 50% oil and 50% cocoa po, yung cocoa powder po. 50-50 po yan, kaya mamantik. Kung nakikita nyo po sa tablet yan, nakikita nyo po yung manti-mantika niya. Ayan po, healthy oils po yun. Ang oil po na kakao ay umaabot ng 1,000 per kilo po. Ganun po kamahal ang oil ng kakao. Ngayon po, ang gagawin po natin ay 80% ng chocolate. Ito po, inuna ko na po kanina kasi mahirap po pag maglalagay-lagay pa. Ito po ay nasa 700 grams. 700 grams po, ilalagay ko po dito. And then lalagyan ko lang po ng sugar po na 20% po. Ilang oras na ginan yan? 140 grams. Bali, nasa kwan na po. Kwan na po, kalalagay ko lang po kanina umaga lang po. Kanina lang po, mga isang oras pa lang po. Kaya ngayon po, ilalagay ko lang po itong mga sugar po. Ito po, hindi po dahan-dahan, hindi po inaagad yan. Kasi i-absorb pa po niya yung sugar po para mahalo po. Then, ilalagay mo naman din sa kabilang pan. Sino po gusto mag-try? Maglagay? Okay na po. Pwede po, pero hindi pa namin nasubukan. Ay, siguro po pwede, pero hindi pa po namin nasubukan. Ayan po. Ayan po, then iiwan na po namin yan hanggang minimum po siguro 12 hours po. Tulog niyo muna. Ganun pala katagal. Pagkatapos po yan, imo-fold na po namin. Nakikita niyo po yung ibang tableya, yung may puti-puti, yung sa tableya, yung may puti-puti sa chocolate. Hindi po proper na ma-demper yun. Kailangan po, itademper pa po, yung papainitin din ito, saka ilalagay dito po sa... Yun, pwede lang. Lahat may pre-taste, makakalaman niya. Nais ka, Sir Boom. Ayun. Ito may, ano. Sige, bago kang pick-pick photo muna po. Ayan, oy, nagbibiro lang na may pikin, ha? Oo, umahanin niya. Tignan niyo po yan. Papait po yan. Kala nito, pupitik pa niyan, may bayad yan, oy. Papait po yan, pero healthy po yan. 100% dark chocolate. Tableya ang term sa atin. Sa atin po. Ito po ay gagawa lang po tayo na magsasample lang po tayo ng tableya po. Sample. Ayan po. Sample. Ayan po. Ang pinaka main ingredients lang po, dalawa lang po. Condensed milk. Condensed milk at saka tableya. Kuha lang po tayo ng mga 5 piraso po. Sa 5 tao yan. Right. Kung gusto nyo po po mas chocolatey, pwede pa po natin dagdagan. Alin na. Sampoy muna po. Sige po, sampoy na masusunod po. Ayan po. Okay, sige. At sige, para magsawa po kayo. Ayan po, dito po naman, dito po nakadepende kung... Dito po nakadepende yung kung gano'n natin gustong katamis. Pero since gusto nyo po ilagay ko na to lahat, ay kalahati lang po. Ayan po. Ganyan lang po ilalagay natin. Yan. Usually po, kada isang shot glass po, dalawang piraso lang po yung ganito. Pero, dahil mahilig naman kayo sa hindi matamis, kahit mga tatlo lang siguro. Mahilig ako sa matamis? Ay, mahilig po. Sige po, ilalagay po natin lahat para... Nagbiro lang ako, diabetic ko. Magturok na lang po kayo ng insulin. Ayan po. Jason, ha? Sigurado ka. Pwede lang yan. Ito yung pakuluan, ha? Anong tawag niya sa pakuluan na yan? Ayan, espresso machine po yan. Espresso machine. Pang-kape po talaga siya. Okay.
Matagal niya pagbabate. Ayan po, ito po ang pinakamatagal yung pagbabate, ay pag... Batidor. Babati po na... Batirol. Batirol. Batirol pala. Medyo matagal po na process kasi kailangan po natin na ihalo. Kasi po, anto dito? Mga ilang minuto po yan. Madali po itong, ito po, dapat maisalin na po agad. Kasi po, madali po itong bumagsak kasi mabigat po yung kakao. Ay, yung tableya po. Yung oil po, kailangan po natin na... Ilang minuto eh? Mga nasa 2 to 3 minutes po. Ay, madali lang. Gusto nyo po bang i-try? Nakakapagod din po. Noel, try mo magbate. Ah, sige po. Ganito lang po. Mataas, pababa po. Yan. Magaling ako magbate. Ayun, galing ako magbuha ko niya, sir. Galing magbate. Ay, tataas mo rin po siya para magbubula-bula po. Tataas, bababa po. Yan po. Yan po. Try na po natin. Ito po, tingin ko lang po hindi siya masyadong matamis kasi kasi po mas marami siyang tableya kaysa sa... Sa akin, thank you. Salamat. Man. So, ayan. Okay lang, sir. Okay lang po. Parang medyo... Hot chocolate. Yung isa sa mga, yung common po na chocolate, yung compound pala. Couverture and compound chocolate. Ang compound chocolate po is yung makikita nyo po yung mga binebenta, yung mga baking products na chocolate. Yun po ay compound chocolate. Ang pinagkaiba po nun is wala na po yung oil sa couverture chocolate. Inaalis po nila, pinapalitan po nila ng ibang oil. Dito po is, yung sa couverture chocolate is hindi po nila inaalis yung oil dito. Nag-i-stay lang, kaya po mas masarap po ang couverture na chocolate po. Sa ngayon po, wala pa po, more on, focus lang po kami ngayon sa training ng TESDA po. Ngayon po, nabibigyan po kami, meron lang po kami training ng barista po. Sa mga interesado po or interested na mag-enroll po, pwede po silang pumunta dito para mag-inquire. And kung gusto nila mag-training ng barista po, ito po yung parang magiging pinaka-kanila, training ground po nila dito. Yan po. So, hindi kayo para... Ilang days po ang si barista? Ilang days ang training? Oras po eh, nasa 200 plus na hours po. Pero pag i-days po natin, umaabot po ng 25 days po. 25 days? 1 month. Tagal din. Ayan po. Magbabati ka na after 25 days. Magbabati na. Ayan. So hindi lang po sa coffee maglalaro, pati rin po sa chocolate. What's the first? Dahon tumis mo sir, ano? Apo, fossilized po. Parang pinaprocess po nila, dinadry. Oo. Tapos hanggang sa lumabas po yung pinaka... Fiber. Po nung fiber po ng kakao. Saka po siya ididikit. Tapos nilalalan na po nila ng kanila pong sariling technique po ng paglalala. Abaka naman po sir. Yes po. Almost lahat po ng gamit po nila dito, mala sa tali hanggang sa kakao po, dito po galing. Wow. So wala na pong pinanggagaling yung iba. Maliban lang po ito sa mga electrical para po sa ilaw. Magkano po yung...